up mga brad? Ryan nga pala to ng Rugged Ventures. So, siguro naman nakita nyo kung anong intro natin ngayon. So sana pag-usapan yun eh. Kasi kagabi, wala naman talaga yung kabalak-balak mag-vlog kagabi. Kaso, nagulat ako dun sa dami ng tao dun sa may Bambang area, sa may bandang San Lazaro, sa may LRT. Kasi, kita ko ang daming tao na bumibili ng mask. So, sabi ko, i-vlog ko sana. Kaso, medyo wala naman tayong alam dun sa topic na yon. Kaya sabi ko, parang tinamad na ako. Hindi ko na tinuloy. So, ang ginawa ko, hindi ko na pinatay yung grabe traffic ka. Wait lang mga brad, babalikan kayo kasi grabe traffic. So yun nga, hindi ko na tinuloy kasi sabi ko, wala naman akong masyadong alam doon, kaya hindi ko na tinuloy. Tapos hindi ko na rin pinatay yung camera kasi nga parang tinamad na rin ako. So yun pala, buti hindi ko pinatay at nakuha yung nangyari sa akin kagabi mga brad, habang pauwi na ako galing opisina merong plastic na baga parang lumilipad nun. Hindi ko naman ina-expect na matatabunan yung sambung helmet ko. Talagang, kasi medyo malaki rin siya kung makikita nyo na dun sa clip na pinakita ko. Ayan, liting kulit. Ayan. Diba? Ultimo yung camera pala na na takpan din. Grabe, isang buong pati yung talagang wala akong makita maski sa gilid ko. Kung nakita nyo, umovertake ako dun sa hindi naman umovertake. Balak pala mag-overtake nung kumaliwa nung truck tsaka nung bus. Nakita nyo naman kung binubusinahan ko. Ang tulin namin nun, pare-parehas. So, nung pagkaano ko, wala na akong time mag-react para makaiwas dun sa plastic na yun. Kaya dire-diretso sa helmet ko talaga. Ang daming yung helmet ko, yung talagang sa mata ko pa talaga. Kasi nakabukas yung lens ng helmet ko mga brad. Kaya, ayun, buti na lang, medyo nag-ano tayo kasi nakita ko sa kaliwa yung isang truck pa na overtaken ko sana. Nakita ko dun sa kasi medyo kita rin yung yung parang tawag doon, aninag lang ang makikita mo dun sa plastic na aninagan ng ilaw ko na umovertake sa akin yung kasi nagminura ko hindi ako basta-basta naghihuminto kasi nga yung truck tsaka yung bus nasa likod ko. So nagminur lang ako dahil alam ko o-overtaken ako na nasa kaliwa akong truck. Kaya pag dinerecho ko yun, sasalpok rin ako. O kaya pag huminto ako, salpok naman ako sa likod ko. Kaya nagminur lang ako, tsaka ako nag-preno. Fortunately, wala tayong mga brad, wala tayong preno sa likod. Kaya ang ginamit kong preno is yung sa harapan tsaka yung engine brake, yun ang ginamit ko. So yun, buti na lang siguro nakita rin nung truck tsaka nung bus na nasa likod ko tsaka kanan ko, nakita siguro nila na umano sa helmet ko yung plastic, kaya uminto rin sila. Buti na lang, thank you Lord, uminto sila. Naalala ko tuloy yung first time kong na-aksidente. Talagang talagang na tawag na ron. Hinimatay ba? Kasi
sa kanan ko, merong, yan din, ganun din, close band din eh. Bali kasi dapat, bibili ako ng, ano nun, ng barbecue. Galing ako ng Matis. Kung napanood nyo man yung vlog ko, galing ako Matis nun. Kung napanood nyo yung vlog ko na pinuntahan namin na restaurant na sabi ko nga, paborito namin kainan ni Madam, eh, bibili sana ang barbecue. So, pag uwi ko, nakita ko, yung truck at saka yung jeep magkasunuran. Tapos yung jeep, minto para magbaba ng pasahero. So, alam ko na o-overtake yung truck. Hindi ko lang in-expect na bigla siyang o-overtake. Ang ano ko kasi, ang ano ko na antayin niya muna ako makalpas kasi halos magkakaano kami, kita naman niya ako sa side mirror niya eh. Kasi nauuna sila sa akin eh. Nasa left side ako, na, ayan, ganito rin, gantong linya. Yan, katulad niyang ganyan ginawa ng jeep. Ganyan, in-overtake niya, tapos nasa kaliwang side ako, bigla siyang umovertake yun. Nasalpok yung harap ang ano ko. Tapos napunta ako sa kabilang lane kasi ano yun eh, two-way yun eh. Ngayon, eto, kasi pag salpok sa akin, hindi ko na matandaan yung ano eh. Ang ano na lang, kinuwento na lang sa akin ng gwardyang, kasi tikatapat nun, bangko eh. Ayun. Pag ano ko daw, pagpunta ko sa kabilang side, which is yung ano nga, yung pasalubong, eh meron daw, ayaw ko kung Civic ba yun or ano, basta sabi niya parang ganun daw. Eh, buti daw na ibalik ko rito sa side ko na to, dito sa left, sa ano, sa left side na to. Buti daw na ibalik ko kasi kung hindi daw, sigurado daw may kalalagyan ako. Kasi ang tulin daw nung kotse. Tapos yun na daw yung bumagsak ako. Eh, hindi ko na alam yun mga brad, basta ang huling natandaan ko, nung sinalpok ako ng close van, eh, ang natatandaan ko lang, si Madam. Ganun pala yun, totoo pala yung mga brad, no? Magpo-flashback kayo. Eh, parang nag-flashback saan na paano si Madam pag ano, ganun nga. Kaya na, nagiging emotional tuloy ako eh, oh. Kasi nangyari talaga sa akin kagawin, hindi ko talaga in-expect yun na ganun. Na kahit, ang aksidente pala talaga eh, talagang kahit saan lang yan. Talagang pag-oras mo na pala talaga. Eh ayun, nagpapasalamat talaga ako na hindi ako na-aksidente nun. Yung nga, balik tayo sa topic ko na yun, yung nabangga ako nung truck. Then, nung nabangga ako nung truck na yun, basta yun yan, na-flashback sa akin si Madam. Kasi nagising na lang ako na tinatayo ako ng mga tao. Actually, malapit lang yun sa lugar namin sa Tambu eh. Malapit lang talaga yun. Kaya meron akong isang tropa doon na nanonood lang. Tapos nung tinayo ako, nakita ko siya sa Siangyang. Yang Siangyang yun, shoutout sa'yo pare. Akala niya daw, kung sino. Kasi hindi niya daw ako makilala. Kasi nga, puno ng dugo yung mukha ko. Tapos puro sugat pa. Talagang, hindi niya daw, ina-expect na ako daw yun. Na ano niya lang eh kasi medyo malabo rin ata mata ni pare. Kaya yun, nung malapit na tsaka na niya nasabi na puta ikaw pala yung pre, sabi niya sa akin ganun. Tsaka niya ako yung nasigaso, binigyan niya ako ng panyo, tapos inaano niya kung sino tatawagan. Hindi na niya ako iniwanan nun. Tapos sabi ko, tapos may narinig ako na alin na sigaw ng sigaw kasi nga punong-puno ng dugo yung mukha ko. Akala kung anong nangyari sa akin. Tapos nakita rin niya na yung daliri ko is talagang nakalaylay na. Akala ko nga mga brad mapuputol eh. Mamaya kapakita ko sa inyo. Alang. Ewan ko lang makikita niyo yung peklat sa daliri ko. Ayan mga brado, ito. May kita nyo. Ayan, may itim na yan. Yan yung ano ko, yung peklat ko.
Ako, kita sa camera. So, yun nga, nakalaylay talaga yung hinliliit ko. So, akala ko talaga, mapuputol na yan eh. Sabi kong ganun. So, nung binigyan ako ng panyo ni Yang Yang, parang Yang Yang, eh, binalot ko sa kamay ko. Tapos, sabi ko, uuwi ako Yang. Sabi niya, sigurado ka ba? Kaya mo? Oo, kaya ko. Kasi nung nakita naman niya na napunas yung ano, napunasan ko na yung mga dugo, eh puro gasgas lang naman. Yung yung motor ko ang wasak. Kasi talagang ano yun eh. Umikot-ikot eh. Kumbaga nag-exhibition. Nung pag-uwi ko, sabi ko, yari tayo nito bukas, masakit katawan ko nito. Tapos, sabi ko, iinom ko na lang ng alak. Eh, gusto ng biyanan ko, pa-check up ako. Sabi ko, di na po, di. Kaya ko naman po, kako eh. Yung truck na nakabangga sa akin, tinakbuhan lang ako. Grabe yung truck na yon. Kasi imposibleng hindi niya na ramdaman. Sabihin na natin hindi niya naramdaman. Pero yung lakas ng impact na yun, tsaka yung ano nun, hindi niya man lang narinig. Kalukuhan yun kasi nakabukas yung bintana niya nun eh. O talagang yun, iniisip ko na talagang may mga tao talagang ano, walang puso. Kaya kagabi, nangyari sa akin yun na natakpan ako ng plastic talaga. Talagang pag-uwi ko eh hanggang ano, iniisip ko yun eh. Kaya yun, napuyat tayo. Sinumpong na naman ako nung, hindi pala kayo napuyat. Ako lang pala. Ayun, napuyat ako. Kasi kakaisip ko na paano kung anong mangyari sa akin, ganyan, 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 ayun. Ayun, kakaisip ko eh sinumpong na naman ako ng acid natin mga brad. Hindi ko lang sinabi kay madam na dahil doon kaya ako sinumpong. Kasi ganun ako pag may iniisip or ano, nai-stress, eh umaakyat yung acid ko. Tapos, talagang hindi na ako nakatulog. Alas 4 na ata ako ganun. Kasi alas gusto ko nang sumuka, dumudumi na ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, every time na umotor ako, i-open ko na itong camera natin. Camera ko pala. Talagang lakas ng kaba ko no, mga brad, kagabi. Buti na lang, talagang nakita siguro talaga ng truck at ng bus. Tsaka na ano rin sa utak ko na ganun ang gawin ko, na mag-minor na lang kesa yung puminto ko ng biglaan. Kasi pag ginawa ako yun, talagang sasalpukin ako eh. So, yun, lesson learned din yun na pag uuwi ka na huwag ka masyado magmamabilis. Kasi mali din ako rin, alam ko eh. Kasi talagang inunahan ko yung ano eh, yung truck tsaka yung bus. Buti na lang na isipan kong buksan yung camera kasi dahil dun sa ano na yun, dahil sa mga pila-pila nung ano, nung mask. Kasi nga, di ba, alam naman natin na merong virus na kinakatakutan ngayon. So, yung mga Pilipino siguro nag-panic buying ng mask para nga naman syempre sa safety rin nila. So, buti na lang talaga na walang nangyari sa akin masama. Thank you Lord. Ayoko talagang mangyari sa akin yung ganung ano. Kaya ang aksidente hindi mo talaga masasabi. Tulad na lang nangyari kay Kobe. Diba? Sino ba namang mag-aakala na si Kobe mawawala ng ganung kaaga?
Diba? Habos yung piloto pa nila, kumbaga sa ano eh, kumbaga sa ano, veterano na, veteranong piloto na. Kaya talagang pag ano, oras mo na talaga eh, wala kang magagawa kapag ano. Buti na lang yun, salamat talaga at hindi ko pa oras. Huwag naman sana, huwag na sana maulit. Kasi hindi talaga biro yung kabang ng naranasan ko kagabi. Kaya talagang sinumpong ako ng grabe. Ang matindi. Sana kayo mga brad, kayo mga nagda-drive ng motor or ng kahit anong sasakyan, eh, kung kaya nyong ano, wag na magmatulin, wag na lang magmatulin. Kung kahit na experienceado kayo, kahit na ano kayo, eh kapag talagang aksidente dumating, eh maaksidente ka talaga. Kaya sana wag namang mangyari sa inyo yun, tulad nangyari sa akin. Tsaka payo ko lang mga brad, maging alerto kayo. Kasi yun na nagsalba rin sa akin, tsaka yung ano ng ano siguro na ni Lord. Kasi bigla ako naisip talaga na yun ang gawin ko, yung mag-minor at tsaka uy, diba? Lalim nun. Yun lang mga brad, maging ano, aware kayo sa mga sa paligid nyo. Yun nga yung sinasabi natin na ano eh, ikaw nag-iingat ka pero yung nasa paligid mo eh hindi naman ano, diba? Kaya itong boss ko medyo ano rin eh, parang ano kasi inaantok pa talaga ako mga brad, kasi talagang halos wala akong tulog. So yun lang mga brad, no, hanggang dito na lang muna mga brad. See you on my next vlog and ride safe, God bless. Aight!